Narito na ang BTV Balita Ngayon. Hinatulan ng 64 na taong pagkakakulong ng Sandigan Bayan ang negosyanteng si Janet Lim Napoles matapos mapatunayang guilty sa 4 counts of graft at malversation of public funds. Nag-ugat ang kaso sa illegal na 20 million pesos na disbursement mula sa Priority Development Assistance Fund ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy. Bukod sa pagkakakulong, pinagbabayad din si Napoles ng nasa 41 million pesos. Samantala, inabsuelto naman ng Anti-Graft Court ang ilang akusado sa kaso ni Napoles. Ayon sa abogado ni Napoles na si Attorney Ronnie Garay, inaapila nila ang naturang desisyon. Nakatakdang dumating ngayong hapon ang ikalawang batch ng mga OFW na inilikas mula sa Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, sasagutin ng gobyerno ang kanilang pagpapauwi at bibigyan din sila ng ayuda upang makapagsimula ng bagong buhay. Mababatid na puspusan ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga otoridad sa Israel upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan natin doon. Sa pinakahuling tala, nasa 4 na Pilipino na ang nasawi sa Israel dahil sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israeli military forces at grupong Hamas. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu. Dagang salamat, Naomi, og maayong adlaw. Laing inkwentro nasab ang nahitabo tali sa Armadong Kusog og CPP-NPA samtang nagsingabot ang barangay og SK Elections. Duha ka mga sakop sa bandidong grupo nga CPP-NPA ang patay. Human makainkwentro ang mga sakop sa 79th Infantry Battalion sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Nahitabo ang inkwentro niadtong Oktubre 17 sa barangay Canlusong sa lungsod sa Enrique Magalona sa probinsya sa Negros Occidental. Unom ka mga armas ang nakuha sa kasundaluhan human sa inkwentro sa palibot uban ang mga granada ug mga bala. Padayon gihapon ang panawagan sa commander sa Visayas Command na si Lieutenant General Benedict Arevalo sa mga nagpabiling sakop sa CPP-NPA na musurrender na sa mga otoridad aron makabot na ang kalinaw. Samtang sa laing bahin, anay maayong balita, Cebu City Super Family Health Center buksan sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka groundbreaking ceremony ang gipahigayon sa Barangay Labangon diin tukuron ang maong proyekto. Magsilbi ang Cebu City Super Family Health Center isip usa ka mini hospital nga moalagad sa tibok Dakbayan sa Sugbo. Kung mahuman na ang proyekto, aduna kini paanakan, laboratory, ultrasound, x-ray machines, dental program ug uban pa. Nanguna sa maong proyekto ang Department of Health Central Visayas na suportado sa LGU sa Cebu City. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jesse Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.